problematic ako sa maraming pimples that time. At isa sa mga ginamit ko ay ito. Yes, isa po siyang small tiny na mga needle na meron siyang 540 needle. Papakita ko sa inyo maya-maya at isha-share ko sa inyo kung ano yung mga benefits nito. Nabawasan po yung paglalabas ng aking mga pimples that time. So that time, grabe talaga yung hormonal imbalance ko. Lumalabas talaga ang daming pimples at kahit anong product na ginagamit ko, wala pala siyang solution. So, ito na guys. Ito yung box ng aking derma roller. So, nabili ko siya 1-7 with serum na vitamin C. So, kailangan mo siya after mo gawin yung product na yun, yun yung i-apply mo sa face mo. Marami siyang klaseng needle, guys. Ha? Pat ang pinili ko, dahil nagtatanong ako sa seller, ano ba yung bagay sa akin na needle, lalo na is first timer, at takot din ako sa needle, ha? At 540 ang needle nito, nakakaba din yun. So, sinasabi ko yung sa side ko kung anong kailangan ko. So, at sabi naman dito, sa ni-research ko, so, meron pong needle na 0.25. So, ang 0.25 needle size, kung hinahanap mo ay pang skincare, production, absorption, pwede yung needle na 0.25. So, mas gusto ko yung 0.5 kasi hindi siya as in malaki yung needle niya. At marami din siyang benefits makukuha mo once yun yung ilagay mo sa face mo o yung klaseng ibabrush natin sa face natin. At meron din pong 0.75 to 1 macro needle size. If you want to treat shallow to deep, wrinkles, scars, acne scars, stretch mark, boost skin care product absorption and reduce rough skin texture, yan 0.5, yan po yung mga fits po ng mga bawat needles po. Depende po yan kung ano po yung kalagayan ng mukha mo, but I choose the 0.05 kasi yung needle niya is hindi talaga malaki yung size. Kasi nakikita niyo sa TV, 'di ba, yung kapag i-ruler mo siya, lalabas talaga yung mga dugo-dugo. Doon ako natakot, pero hindi pala. Kailangan mo talaga yung mga doctor talagang gagawa. So tayo hindi yan pwede. So sa akin or sa atin na nasa bahay lang, maliliit lang na needle ay pwede na yon. Swak na yung for size na 1.5 to 3 millimeter size of needles. Pero hindi na to ina-allow mga needle na painful at saka bloody. So, yan po yung nakikita natin sa kadalasan, yung mga needle na binabrush sa skin at lumalabas talaga sa pores yung dugo, diba? So, hindi po siya ina-allow. Ito po yung mga treatment na yung may mga sugat na talaga at paano siya i-heal. So, kailangan talaga butas-butasan para mag-rejuvenate yung mga skin natin at ma-re-repair yung mga scar. So, yan po yung mga needle na 1.5 to 3 size ng needle. So, ito po yung akin! Ito po yung 0.5 needle. Tsaka meron po siyang 540 na mga needle nandyan. Okay? Kung hawakan mo talaga guys, is needle po yan siya. Okay? And this would be my first time ulit gagamitin 3 years ago. So, uulitin ko siyang gagamitin. At bago natin siyang gagamitin, kailangan muna natin siya isook. So, ito po yung gagawin ko. Yung lalagyan niya, kasi meron po siyang something na ano dito. So, dyan ko siya ilalagay yung alcohol. Tapos, ibabad ko dito. Yan. So, iro-roll ko siya mismo sa alcohol for 5 minutes. And then, see you after 5 minutes at i-apply ko siya sa face kung paano ko siya ginawa. It's about time na paano ko siya iro-roll sa aking face. So, big help talaga ito for the stretch marks sa face, mga wrinkles, mga pimples, or maliliit yung pores natin. So, marami po benefits ang derma roller. Nalilinis na siya. So, kapag gagamit ka dito, siguraduhin mo first, gagawin natin is SOP talaga, no? Linisin yung mukha mo, nagsasabon ka, malinis ang kamay mo, and then we will apply. So, ganito siya, guys. Ang first apply ko is I will just count 3. So, 1, 2, 3, and then side. 1, 2, 3.
Yan. Lagyan mo din ng kunting force, guys, na huwag din na nakatap lang siya. So, meron pa rin kunting force na idiin mo. Pero huwag masyado. Yan. 1, 2, 3. Pagkatapos dyan, guys, pa-straight na naman. 1, 2, 3. Yan. Nakaka-help talaga to, guys. Para yung force natin na malalaki. Tapos, dito na naman. Yan, guys. So, tapos na tayo. So, ang kailangan natin is vitamin C serum. Kahit anong serum pwede po, mas maganda, it contains vitamin C serum or C cream. Yan. So, maglagay muna tayo ng serum para mas mabilis ang pag-rejuvenate ng ating skin. Mas madali po yung ma-heal yung mga butas-butas. At after this, guys, after 24 hours talaga, ang ganda, ang kinis ng mukha natin. I promise yan. But again, kapag nag-derma roller ka, 24 hours, dapat hindi ka nagme-makeup, hindi ka nagpa-direct to sunlight, kasi masisira yung skin mo, kasi open pore siya. So, kailangan talaga alagaan yung skin mo, iwas ka sa mga pulbo, magme-makeup, foundation, hindi ka muna. So, ginagawa po siya once a week, every Saturday or Sunday, yung hindi talaga ko lalabas ng bahay. Consistent for, it's up to you kung kailan, at you will see talaga the visible result, guys, na para ka talagang, ay as in, yung pores mo, nagtatight siya, at ang ganda at ang kinis ng mukha mo, makikita yung glow ng mukha mo, if you consistent gagamit ng derma roller. At marami din pong mga artista na gumagamit nito at it's really effective. Sobrang excited talaga ako na i-share ito, guys, kasi isa talaga 'tong nakatulong sa face ko maliban sa mga product na ginagamit ko. Derma roller talaga ang sobra talagang nakakatulong sa face ko para siya maging mag-tight. Kumbaga kasi sa edad natin, kailangan talaga natin ng collagen booster, nagre-rejuvenate yung skin natin. So, yung mga butas-butas sa face natin, guys, kapag meron siyang butas-butas at lagyan natin ng mga serum, yung first layer ng ating skin, sinisip-sip niyan. So, makapasok yung mga ginagamit natin sa ating face. So, mas effective talaga na kahit once a week, gumagamit tayo nitong derma roller. Kahit i-search nyo po, marami pong mga artista gumagamit at I am so happy dahil po. Ano ba talaga yung problema ng skin ko? Bakit sobrang dami ng pimples ko? Ano ba next na treatment na pwede kong gawin? Minsan po ang dami mong pimples, nakaka-depress. So kahit ma-presyo siya, mahal siya, guys, I will give it a try for myself para mag-boost lang yung confidence ko. And hindi ako talaga nasayangan sa pera nilabas ko. Kasi effective talaga siya. If you are diabetic and hypertension and have a sensitive skin, mas maganda po consult your doctor before doing this derma roller. Kasi para po alam nila yung condition mo at ang condition ng balat mo. Ito po yung mga precaution na dapat alamin mo yung skin type mo, yung condition ng face mo. Kasi para maging safe po tayo lahat. And for me, this is very effective and you should try it. At kung na-try nyo na ba ito, kasi I'm sure, marami na pong taong gumagamit nito. At kung na-try mo na ba, you can comment down. At kung gusto mo siyang i-try, marami pong...